Hi guys! Today ang gagawin natin is ituturo ko po sa inyo kung ano po ang dapat gawin para mabura po natin yung copyright song. Kasi kahit anong kanta na naririnig, nadidetect ni YouTube, talagang kina-copyright niya yun. So, pag nakaka-copyright tayo, mahihirapan tayong ma-monetize. So, ang gagawin natin is kailangan natin siyang burahin or i-mute yung video na yon, yung song na yon. So, lalo na pag matagal mo na siyang na-upload, tapos marami na siyang viewers, syempre, sayang na pag i-delete mo pa, diba? So, kailangan i-mute na lang natin. So, ituturo ko sa inyo kung paano at saka napakabilis na way. Clear ba? Pasensya na ha. Wala kasi akong Ito lang ang gamit ko. So, ito. Ano ko sa inyo kung saan po mag-start. Punta po tayo sa sa channel mismo. Ayan, sa Creator Studio. So, lalabas na dyan yung profile mo mismo. Tapos, punta tayo dito sa Video Manager. Doon natin makikita lahat ng video natin kung may copyright ba or wala. So, punta tayo dyan. Kasi guys, si Lolo natin masyado siyang mahigpit sa pagdating sa mga ganito. Kasi ako nakailang copyright na ako eh. Hindi ko pa kasi alam to dati. Kaya ang ginawa ko, binura ko yung mga video ko which is copyright song lang naman. Wala namang strike. Pero syempre, natakot ako para safe na din. Ito ang ginawa ko. Binura ko lahat tapos nagre-upload ako. Hindi ko naisip na ang dami na palang view nung iba. Tapos ilang oras na pala ang nasayang ko kasi binura ko nga yung mga video na yon. So, ayan, walang copyright chan. Okay yung mga video ko dito. So, may isa dito. Bakit may delete yan? May isa pa akong kanta dito. So, kagaya na itong isa ko, na-copyright yan siya kanina. Ang ginawa ko, nag-request ako ng dispute. May isa pa ako dito. So, ituturo ko sa inyo kung paano. Ayan. Eto, copyright din to. Eto, pag naka-copyright po siya, makikita nyo po siya na may C. Ayan. So, ang gagawin po natin, pindutin nyo po yung C. Pindutin po natin tong C. Tapos dyan po natin makikita. Yan, copyright claim po siya. Diba, ang daming video pero wala naman siyang C. So, okay po yun lahat. Wala pong copyright doon. Eto, meron. So, pindutin natin siya. Lalabas po dyan. Ayan. Ayan, copyright daw dahil po doon sa background na song na nilagay ko. So, ang gagawin natin guys, para hindi natin siya mabura kasi nakarami na rin siyang ng view. Hindi natin siya buburahin. Dito natin siya sa baba. Ayan, nakikita nyo to. Ayan. It's either remove. Syempre, hindi naman natin siya pwedeng burahin. Dahil nga marami na siyang viewer at saka sayang naman yung oras na counted na rin yun. So, eto, nakikita nyo yan. File a dispute. So, pindutin natin yan. Kasi mahirap magbura guys. Sayang. Sayang yung oras. Ayun, may mga reason dito kung bakit natin i-dispute yung video na yon. Ayan, mamimili ka lang dyan. So, ang gagawin natin is eto.
My use of the content meets the legal requirements for fair use or fair dealing under applicable copyright laws. Tapos, while na-click mo yan, kailangan i-copy mo rin yan kasi may pupuntahan tayong box mamaya na kailangan natin ng reason ulit. So, i-copy natin siya. Ayan. Copy. So, okay na. So, na-click na rin natin siya. Naka-block na to. Ayan. Continue. I-click natin yung continue. Ayan, may isa pa. Kailangan ulit natin to. Ayan na. Diba yung pinindot natin kanina, eto na yun siya yung reason natin. I believe this copyright claim is not valid because. So, ayan. Nilagay natin yung reason natin kanina. And then, i-click ulit natin yung box. I-click ulit natin yung box. Kasi kailangan na parang si I am sure that my video meets the legal requirements for fair use and I want to dispute this claim. So, i-click natin ulit siya. Kailangan naka-block ulit my check yan. Tapos, continue ulit. Ayan. Continue na siya guys, okay? Pagkatapos, ayan na. Halimbawa, kung marami kang song na nilagay dun sa video na yon, magsushow dyan lahat ng song na yon. So, if ever na dalawa or tatlo yan, lagyan mo lang ng check yung box niya. Etong ano ko, video ko na to, isa lang yung song niya. Kaya isa lang po yung nandito. So, ang gagawin natin, ayan, yung reason natin kanina. This video uses copyright material in a manner that does not require approval of the copyright holder. It is fair use under copyright law. So, ang gagawin natin, kailangan daw natin maglagay dito ng reason. So, ano ang reason natin, guys? Kung ano yung nilagay natin kanina, yun din ang i-reason natin dito. So, di ba kinopy natin yon? So, i-copy-paste natin siya dito. Ayan. I-copy-paste natin yon. Okay? So, ayan na. Yung reason natin, my use of the content meets the legal requirements for fair use or fair dealing under applicable copyright laws. So, ayan na. Yung reason natin. Tapos, kailangan natin tong i-check yung dalawang box na yan. I have a good faith belief that the claim described above that have been made error. So, kailangan maintindihan din natin to guys. Kaya, actually, dapat mamili ka lang ng isa dito. Pero, both lang din naman, i-click mo na yung dalawa. Pagkatapos, nangihingi siya ng full name ng ano mo, ng channel mo. Kung ano yung pangalan ng channel mo, ilalagay mo siya dito kasi i-review nila yan within 30 days. Pwede rin isa lang guys. Pwedeng yun lang ang pindutin mo o kaya eto lang. Pero para both na din kasi same lang naman yung ano niya. About lang din sa may-ari nung song. Na i-review nga daw nila. So, dalawa na lang yung nilagay ko sa akin. Tapos, ilagay mo yung full na pangalan ng channel mo. Ayan, nakalagay na yung sa akin, Maricel Hermoso Vlogs. And then, ayan na nga guys, nakalagay na dito yung reason natin. Ayun. Na okay na din yung kanta pa for dispute. So, i-continue natin siya. Ayan, continue. Okay.
Tapos ayun na guys. 'Di ba na continue na natin. Ayan nag ano na siya. Ito na yung details. Claims to dispute, you are the reason, musical compensation, yan, lahat yan, yung details niya. Tapos reason to for dispute, yung reason natin kanina. Tapos this video uses copyright material in a manner that does not require approval of the copyright holder. Kasi 'di ba wala naman tayong nilagay na ano doon, owner ng song, kung sino yung kumanta, kaya na-copyright siya. Tapos eto, yun yung reason niya. Tapos eto ulit explanation. Eto yung nilagay natin sa box kanina na kinapi natin, my use of the content meets the legal requirements for fair use or fair dealing under applicable copyright laws. Tapos, di ba, pinindot natin yung dalawa kanina dun sa agreement. So, ayan na rin siya, guys. Ayan na yung details. Tapos, signature mo. Ito yung signature. Diba, nilagay mo yung full na, ano, channel mo. So, ayan na yung sa akin. Parang, yung channel mo kasi, parang yun na yung proof na pumirma ka. Parang perma na siya. Yun, na ikaw talaga yun. So, isasubmit na natin, guys, para ma-process na yung dispute ng song. Submit. So, are you sure you want to dispute this claim? Okay. Kaya guys, ang pinakamahalaga talaga is iwasan na lang para sure talaga. Iwasan na lang yung mga binabawal ni lolo natin. Kasi masyado siyang, ano eh, masyado siyang maarte. Masyado siyang maarte, masyado siyang ma-detect. So ayan na guys, dispute successfully submitted. You will be notified with the outcome of the dispute. So kailangan kong mag-antay guys ng 30 days. 30 days ang aantayin ko. So ayan na, wala na siyang ano, dispute dito. Bali, remove song na lang. Aantayin natin guys kung ano yung magiging result. Yun lang po guys, ganun lang kabilis kung paano magtanggal ng ano. Kung ayaw mong mabura yung video mo, dahil manghihinayang nga tayo syempre sa ano, sa views at saka sa oras na pinanood nila yung video natin. So wag natin burahin. Instead, i-ano na lang natin, dispute na lang natin para hindi masayang yung oras, di ba? So, yun lang po guys. Sana may natutunan po kayo sa video ko. Kasi natutunan ko lang din yun. Shinare ko na lang. Dahil sino ba naman ang magtutulungan? Tayo-tayo lang. Kung nagustuhan niyo ang video ko guys, please like. Like my video and subscribe my channel. Thank you so much.